Ito nga pala ay 4 pulse. At sa kada pulse niya, meron siyang tatlong ngipin. 1, 2, 3. Bali, 3, 6, 9, 12. 12 click siya kung ibilangin natin. So, ito yung i-edit natin. Pero bago natin i-edit, papakita ko muna sa inyo o paparinig ko sa inyo yung tunog niya bago natin na i-edit. Kapit muna natin. Ayan. So, ayan ang tunog niya. Malakas na siya. Pero i-edit pa rin natin. Tingnan natin kung gaano siya kalakas pag na-edit. So, medyo malambot yung tunog niya. Pero malakas na. So, tingnan natin kung may mababago ba sa kanyang tunog. So, ayun. Nagkabit na natin lahat. So, ngayon susubukan na natin. Subukan natin ang ating ayun, pumasok. Project. In 3, 2, 1. Good evening guys. For today's video ay mag-edit tayo ng ating bagong hub. So ito. So medyo matagal na to. Na-upload ko na rin sa YouTube ang short ko nito. Ito yung focus ka, focus. Ayan. Ayan siya, bago siya. Hubsmith. Pero bago yan, kung bago ka sa aking channel at ngayon mo lang napanood ang aking mga video, consider the subscribe mo muna yung aking channel. At kung nagustuhan mo ang video ko, paki-like, share, at para makuha na rin ang idea ng mga ibang mga kilala natin. So, ayun, medyo konting kwento muna. Medyo matagal-tagal din ako bago nakapag makakapag-upload ulit sa YouTube natin. Pero kasi hindi ako nakakapag-rides masyado. Sa mga panahon, minsan walang kasama. Ayaw ko naman mag-bike mag-isa lang. Eh, yung mga nararating natin na pag nagbabike mag-isa, eh, ulit-ulit na lang nating binablog. So, hindi muna ako nag-bike. Kaya ito, for the meantime, ang gagawin natin ay i-edit natin to. So, itong hub na to, ay nabili ko siya sa isang seller dito sa Taiwan. Bali, ang price nito is 4-5. Magkasama na siya. Malas ko nga lang kasi wala siyang quick release na kasama. Kailangan ko pa daw bumili. Pero di na kailangan yun. Maghanap na lang tayo ng ibang quick release pag ikinabit natin sa ating bike. Bali, itong hub na to nga pala ay bali ay 4 pulse. 4 pulse siya. 3 teeth. Ayan o. Uy, nawala. Nawala yung dalawa. So, ayan, tuloy tayo. Ito nga pala ay 4 pulse. At sa kada pulse niya, meron siyang tatlong ngipin. 1, 2, 3. Bali, 3, 6, 9, 12.
12 click siya kung bibilangin natin. So ito yung i-edit natin, pero bago natin i-edit, papakita ko muna sa inyo o paparinig ko sa inyo yung tunog niya bago natin na i-edit. Kapit muna natin. Ayan. So ayan ang tunog niya. Malakas na siya. Pero i-edit pa rin natin. Titingnan natin kung gaano siya kalakas pag na-edit. So medyo malambot yung tunog niya, pero malakas na. So tingnan natin kung may mababago ba sa kanyang tunog. Ayan, huhugutin ko lang yung pulse nya, tapos babaliktarin lang natin yung kanyang spring. Babaliktarin lang natin. So, hugutin natin. Diabot na aking kuko. Yun. Ito. Kung mapapansin nyo, focus. Itong mahaba, nasa ibabaw. Yung maikli, nasa ilalim. Ngayon, gagawin natin, babaliktarin lang natin yung kabit. Gagawin natin yung mahaba, nasa ilalim. Paganon. So, ayan. Naikabit ko ng isa. Nasa ilalim na yung mahaba. Nasa ibabaw na yung maikli. Oo. Ganun lang. Babaliktarin lang. Matagal magkabit. Ayaw magpahawak. Yun. Lalagay lang natin sa ilalim. Sana may ibang kailangang tools para tanggalin. Basta ilalagay lang natin sa ilalim yung mahaba. So, isa na lang. So, yun. Nakikabit na natin lahat. So, yun, oh. Nasa ilalim na yung mahaba. So, nga pala, itong hub na to, pre-hub na to, ayun, kabit na natin yung ating pulse. Medyo madulas kasi may grasa. Ayun, naka-isa na tayo. Medyo mahirap na ikabit kasi matigas na yung spring.
yung dalawa na lang. Isa na lang. Kaya natin siya ikapit kahit wala tayong mga tools na gamit. Medyo madulas nga lang kasi may grasa yung rehab natin. So ayun, nakabit na natin lahat. So ngayon susubukan na natin. Subukan natin ang ating ayun, pumasok. Ginagawa mo project. In 3, 2, 1. Sobrang lakas. Parang pinipitik na stick. O, diba? So, kung nagustuhan nyo itong aking video, please like and share. At huwag nyong kalimutang hit ang notification bell para updated kayo sa ating video ng i-upload. Para matulungan nyo ako na lumago ang ating channel. Kaya, like, share, and subscribe. Yun lang. At shoutout nga pala sa mga katropa nating mga bikers dyan sa Pilipinas. Dito rin sa Taiwan. Sa kay Kurt Motovlog, isa ring bike vlogger dito sa Taiwan. So ayun, sana na kakuha kayo ng idea kung paano mag edit na hindi nyo na kailangan magpalit ng spring pulse or gumawa ng ibang paraan. So, sana nakuha na nyo ng idea. Maraming salamat. Hanggang dito na lang ang ating vlog. At lagi nyo tatandaan, God always guide us. Thank you.